Kapakipakinabang talaga sa ating po mga kababayan. Impormasyon. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng paglilinaw, alayan lang tayo ngayon. Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patron ng Pilipino. Sa habang panahon, ang inyong makakasama. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Balita ngayon! Kapamilya, 2010 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw, ang pinakamababang daily tally ngayong 2022 at pinakamababa simula noong December 30, 2021. Sa datos ng Department of Health, bumaba pa sa 72,305 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa, habang 3,641,940 ang total COVID cases. Umakyat naman sa 3,514,489 ang mga nakarecover sa sakit, matapos madagdagan ng 6,293 na gumaling ngayong araw, habang 52 ang nadagdag sa mga namatay para sa kabuuang 55,146 COVID deaths. 5 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Tinatayang 148,650 ng mga batang edad 5 hanggang 11 ang naturukan na ng unang dose ng Pfizer COVID-19 vaccine ayon sa Department of Health. Sa naturang bilang, 8 ang naiulat na nagkaroon ng hindi malalang reaksyon matapos mabakunahan. Dagdag dito, 9.3 milyong batang edad 12 hanggang 17 ang nabakunahan laban sa COVID. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may darating pang mga supply ng bakuna para sa primary series sa mga batang 5 to 11 years old bilang karagdagan sa inisyal na 700,000 doses na natanggap na ng bansa. Sapat na niya ito para tumagal hanggang dumating ang susunod na buhos ng bakuna. Para sa iba pang maiinit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming Facebook, Twitter at website. Ako po, si Nikki De Guzman. Balita ngayon! Pasada starts right now! Kayo ba ay may hangover? Bakit? Ah, dahil kagabi? Oo. Baka sumasakit po ba ang inyong kasukasuan? Baka naghahanap po ba kayo ng alaksan? Ay, alaksan! Na-promote. kumusta na po kayo? Kumusta ang Valentine's? Kaya ako tinatanong kayo kasi iba talagang wala. Wala talagang Valentine's eh. Kaya... Oo, ang ginawa na lang, nagburot na lang at nagpunas-punas na, you know, inalaw yung sarili kagabi. Mm-hmm. Ang lahat ng banyo nilinis. Mm-hmm. Ako, may kilala ko, partner. Lumilingon sa pangalang Mama Charlie Navarrete. Nag-abang. Uy! Oo, nag-abang sa sa mga alam mo na, mga hotel at namato sa mga namato ng itlog sa mga couple na pumapasok. Galit pala siya. Hindi masaya kahapon. Oo, ano pala yan? Anti-Valentine Anti-Valentine activist? Oo, si Charlie. Single Awareness Day kasi kahapon sa kanya. parang alam ko na yung mga yung mga kasabihan ni Charlie. Buti pa ang paranyake, may BF. Ay, oh, di ko ba? sabi ko nga, hanapan na lang natin. Wala, mahina ako sa ganyan. Ikaw ata madami. Oo, buti pa ang sapatos, may ka-pair. Ang galing. Sige, ano pa? Habang nag-iisip ako. Ito, may nag-text sa akin. Eddie, tantanan mo na yan. Ang corny mo. Ito pa. Sige. Ito pa.
buti pa ang panahon, may pag-asa. Ayan. Ay, meron ako, may naisip ano? Ako. Buti pa ang kalendaryo, may date. Yan! Diyos ko po! Ano ba yan? Oo, Charlie, dahil sa iyo to, ah, kaya kami nagpapakakorni dito dahil sa iyo. Para mapaligaya ka, mama. We love you. Buti pa ang military, may engagement. Oh, ba? Oh, ito pa. Oh, Ateneo de Manila University, di ba? Mabuti pa ang AdMU, may MU. Ay, para ka na palang si ano, dating yumaong Senator Miriam Defensor Santiago. Di ba magaling siya sa mga mga punchline. Mga one-liners, oo. Ito'y pulot lang sa Sokmed ito. Oo. Kahayme Bitog, salamat po dito. Hindi ko alam kung sa inyo kinuha to, pero nakakatuwa po. Buti pa ang Hershey's, may kisses. May kisses! Na-figure out agad. Ganyan talaga. Kailangan natin tumawa dahil alam mo na, pagkatapos ng Valentine's, pare-pareho tayo, walang pera. Pero akinse ngayon, partner. Correct. So, nakabawi na agad sa gastos dahil na sweldo. Hindi naman. Kinash-advance ko yung pang akinse. Yun ang masaklap, ano? Pinang-Valentine's yung akinse. Pinang-Valentine's. Kaya wala na sa sweldo. Maghintay. Kung sino man yung babayaran sa apartment, maghintay ka muna na eh. Ay, kailangan po natin magtipid-tipid ngayon kasi pinoproject ng mga ekonomista na ang yung barrel price, partner, no, ay tataas pa tuloy-tuloy hanggang baka May of this year ay tuloy-tuloy pa ang pagtaas ng krudo. So, partner ka, ha? Babalik ka natin yan at meron lang tayong flash report. Malaking sunog sumiklab sa residential area sa San Andres, Bukid, Maynila. Detalye ng flash report nito mula sa ating patrol ng Pilipino, binibining Weng Hidalgo. Weng? Yes, Kat, Peter, patay ang isang 4 na taong gulang na bata sa sunog sa San Andres, Maynila. 15 pamilya ang apektado. Hindi ganun kalaki ang sunog, 10 bahay ang apektado, pero may isang bata ang patay ayon sa mga residente. Nagsimula ito pasado alas 12 kanina nang makaamoy sila ng pila na sumisingaw na tangke. At mayamala ay bigla nang sumiklab ang apoy. At ayon sa tiyuhi ng batang namatay, nandun sila sa ikalawang palapag ng bahay nang marinig nilang may sumabog at naamoy nila yung parang may tangke. Saka sumiklab ang apoy at saka na-realize na may bata sa kanyang pamangkin ay nandun sa ikatlong palapag. So, 2 pamangkin ang kanyang naitakbo at hindi niya na nabalikan yung isa pang pamangkin na nasa 3rd floor. Sa ngayon, na sinasabi na itong mga residente na ito, sila rin yung nasunugan nung nakaraang taon at hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga bahay ay nasunugan na naman sila. Kaya pansamantala na muna silang mananatili sa multipurpose hall ng Barangay 767. So, yan muna ang flash report mula dito sa San Andres, Bukid, Maynila. Maraming salamat, Weng Hidalgo. Flash Report! Dito sa Pasada. Napapansin mo ba, Rica? Sunod ang sunog, ah. Napansin mo? Umiinit na kasi. Nakakalungkot ng partner. Masunugan dahil mahirap mag-recover, di ba? Ng mga nawalang pera, gamit, gagastos ka na naman. Yung report ni Miss Weng, nasunugan sila last year. Sila din ulit yung nadamay ngayon. Nakakalungkot naman yun dahil sa sabi nga nung iba eh, alam ko na much overused ito. Pero sabi nga nila, manakawang ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan na minsan. Diba? Ubus talaga eh. Paano mo bibit-bitin yung mga, halimbawa, yung refrigerator mo? Diba? Hindi bali yung TV, medyo pangapayat na yung TV ngayon, diba? Maninipis na eh, madaling bit-bitin yun eh. Pero kung gano'n na nagulat ka, diba? Anong bibit-bitin mo? Pati yung mga dokumentong napaka-importante, halimbawa, yung
vaccination card. Ngayon, mahalaga yan. Hindi ka makakadala nung wala kang vaccination card. Pwede kaya kumuha, partner, no? Naisip, may nakapagtanong na ba? Kapag nawala kayang vaccination card, no, pwede kang humingi lang din kaya sa LG, no? But, well, palagay ko pwede naman kaya lang. Diba, ang unang dapat gawin niyo, kunan niyo na ng litrato sa cellphone niyo. Diba? Oo. Tapos, so meron yung front and back. Kuna na ninyo. Kasi ino-honor naman yun, Rica. Kapag, oo, yung picture. Diba, hindi mo nadala yung ano, oo, yung hard copy, eh, ka nga. Oo, eh, pwede naman yung ano. Balikan natin yung sinasabi mo kanina, eh, pasensya ka na, naputol, ano. Mm-hmm. Hindi naputol, naputol. Pati yung, ano yan, gitting ba, ano, kuwit ba yun, kuwit, na nandun sa stress on the first syllable. Ayan, oo. Diba kasi nauusok ngayon yung mga namatay. Mm-hmm. Bakit ang, ba't wala na yung mabilis, namatay? Mm-hmm. Naghang lang sila, yung signal. Nanakawan, oo nga, natama ka, no? Na Gerald Anderson, ganun. Na Gerald Anderson. Mm-mm. Grabe, no? Walang ano, patumangga. Talagang basag kung basag, eh. Walang hindi nag-iisip na may CCTV. Eh, okay lang kasi mabuti na lang nahuli ka agad ng mga pulis, ano. So, $94, ano na nga ba yung ano, pinag-usapan natin kanina? Crudo. Per barrel. Crudo. Mm. Oo. Tapos, pinauwi na ng Estados Unidos yung kanilang mga nationals o yung mga citizens, no, mga Amerikano na nasa Ukraine. Kasi nga ang usapan, ang kahit na nag-usap na ulit, ano, si President Biden at saka si Vladimir Putin, eh alam mo na yung mga press release, it was very frank, ganyan ganyan, business like. Eh, ang bottom line, wala ding napagkasunduan. Oo. Mm-hmm. So it could happen anytime. Pag nangyari 'yon, ang lahat ng mga ekonomista ay nagsasabi na it will definitely impact the price of oil in the crude in the international crude market, meaning malamang tamaan na natin yung $100 per barrel. Ayun. Maganda nga rin siguro pag-usapan to, partner, kasama ng mga, I don't know kung dapat mong political analyst or economist, kung paano magiging epekto ng itong brewing tension between the US, Ukraine, and the Russia, and how it will affect yung Pilipinas. Not just politically, pati na rin economically. Kasi syempre, di ba, meron tayong mga treaties with the countries, meron din tayong alliances and friendships. So how will this affect our friendship with the nation and yung nang magiging effect sa Pilipinas? Ang tingin nila, itong threat na ito ng war, this is the most serious threat of war since World War II. Ganong kalaki, mga 120,000 na mga troops ng Russia ang nakapaligid ngayon, nagpapadala din ng troops ng mga boots on the ground, hindi sa Ukraine, ano, kundi sa Poland yata ang US and some NATO countries. So, may mga nagkukumpara nga doon sa paano ba sumiklab yung World War II. Ganun na ganun, parang halos ganun na ganun, eh. Yung pag hindi, lulusubin namin yan. Diba? May talks. Wala rin nangyari. Natuluyan din. Kaya isa yun sa mga dapat nating ipagdasal na sana po wag namang mangyari, dahil kahit na hindi tayo umaangkat ng krudo mula sa Russia, aba, kabit-kabit yan. So, si Russia is an oil-producing country, ha? At saka meron siyang natural gas. Napakalaking natural gas. Oo. Kaya, yun ang kaya medyo aligaga ang Germany. Kasi, ang nagsusupply o magsusupply, as the case may be, ng natural gas sa Germany, a pipeline na galing sa Russia. Mm-mm. Kaya apektado pala sila ng malala dito sa mangyayaring ano na ito, paglusob na hindi pa naman talaga, ano, alam kung kailan ba. Oo, dapat, sabi nga nila,
you know, diplomatic channels are still open. Mm-hmm. Kailangan sana doon na muna mag-concentrate bago pa may magpaputok ng first shot. Eh kaya nga, kasi pag may nagpaputok na dyan, eh nako, eh mahirap ng pigilin yan. Eh kaya nga, ano. So, in the meantime, yung mga nakausap ng mga Pinoy OFWs, no, a few of them nakausap sa SRO, sa Kabayan, at saka sa ANC, napanood ko rin kanina eh. Eh ang sabi naman nila, Rica, to be fair, lalo mga kami nararamdaman na threat dito eh. Normal naman ang buhay eh. Oo. Mm-hmm. Kaya ang sabi nila eh, uuwi kami sa Pilipinas, eh wala namang kasiguraduhan kung meron kaming magiging trabaho doon, di ba? It's the same na naririnig natin, partner, sa ilan nating mga OFWs na nagkaroon din ng turmoil sa bansa. Katulad na lang yung mga nasa Israel, kundi ako nagkakamali, yung last na, di ba, meron silang kaguluhan kailan lamang. Na yun din ang sinabi ng mga OFW natin. Hindi naman apektado yung lugar kung nasan sila dun sa kaguluhan. So they just choose to stay. Kasi mas mahihirapan daw ang buhay nila kapag umuwi dito sa Pilipinas. May mga mangilan-ngilan yata na nag-signify na gusto nilang umuwi. Pero yung mga napanood ko nga na in-interview sa Teleradyo at saka sa ANC, ang sabi nga okay lang naman dito, normal naman. Nakakapunta pa kami sa palengke, nakakabili pa kami ng mga gamit. Wala naman nagpapanik. Sabi ganoon, kaya, well, understandable, di ba? Mm-hmm. In the meantime, dito po sa atin, sa bayan ng San Roque, may namumuong bromance. Ayan, bromance! Bakit bromance? Sino yan? talaga, napunta sa chismis itong pasada. Kasi ganito po yun eh. Medyo napuri ulit eh ni Pangulong Duterte. Di ba naging very controversial yung si Secretary Duque. Dami-daming mga noon, mga senador, mga ibang mga kongresista nagsasabi, mga grupo. Maski yung grupo ng doctors, nurses, di ba? Nagsasalita din. Kawawa naman si Secretary Duque, talagang ilang beses nang kinukuyog eh, no. Pero ito yung nakakagulat sa lahat, dahil paulit-ulit na sinasabi ng presidente ang kanyang paghanga at pasasalamat kay Secretary Duque. Yan po ang pag-uusapan natin sa Sayong Palagay ngayong post-Valentine's sa Pasada sa Teleradyo. Opinyon mo? Pakinggan ko! Sayong Palagay! Kaya pala bromance. Ano sinabi mo? kasi talaga namang I pledge my love eh. My pledge of love. Ay, no. Di mo na alam yun, ano? Paano yung, is never broken. Paano yung isang bumobromance din kay presidente? Hindi na pupuri. Ay, siya lang yung nagpa-pledge ng love sa presidente. Diba? Diba sarap ng pakiramdam? The president will frequently praise you and the job that you're doing. Ayun po ang naka-attract ng attention sa Antok to the Nation kagabi. ito. Baka sinasabi nyo, ini-invento namin ito. Pakinggan po natin si Pangulong Duterte. You have done good sa trabaho mo, and the Filipino will never forget that. It is a sacrifice really for you to continue doing it. And I had to ask you several times to stay on the job, because we need you. Ayun. Oh, kita mo naman. I mean, 'di ba? Bihirang-bihira yung ganyan na talagang pupurihin. Sabi nga niya, ng mga mga seniors eh, abay, talagang pinuri mula ulo hanggang paa. Oo.
you have done a good job and the Filipinos will never forget. Sabi ni Pangulo Duterte. Ano, partner, this is not the first time that this happened. Diba? Pangilang beses na to. Yes, yes, yes. Oo, tama ka. Dahil may mga ano pa nga eh. Meron pa nga, diba, inalok si Pangulo Duterte. Oh, would you like to, ano? Would you like to replace? Kasi akala natin eh ano but hindi rin natuloy 'yon ano ha. So ngayon bumababa na yung ating bilang ng mga new cases. I suppose 'yun ang nararamdaman ni Pangulong Duterte na kita niyo na. Do you see what I mean? Oo, ayan. Ngayon, ang tanong natin ay ganito. So pinuring ang muli. Talaga namang ano tawag doon? Isang madibdibang pagpuri ang pinakawala ni Pangulong Duterte kay Secretary Duque. Sabi niya, you have done a good job in your post and the Filipinos will never forget that. O, ito ngayon ang tanong namin sa inyo. Medyo ano to, ha? Medyo challenging ito. It's not the usual. Ang tanong po namin ni Rica, mga kapasaders, e ganire. Anong masasabi niyo doon sa pagpuri ni Pangulong Duterte kay Secretary Duque in three words? Tatlong kataga. Three words. Bigyan nyo kami ng feedback on what you can say about that emotional moment. Proclamation of love. Diba, nararamdaman ko eh, very sincere si Pangulong Duterte. In three words. Sasabihin ko sana in three words or less. Three words na nga lang eh. Babawasan. Sige nga po. A challenge to you. Please give us your feedback, mga kapasaders. Okay. Ayan. So three words ha. Baka mamaya essay naman ang matanggap natin dyan. Gora na po. At isend nyo na ang inyong marugdob na three words na yan. Text Teleradio Space React. Space ang inyong pangalan. Lokasyon, kasagutan, isend yan sa 2366. Ating social media, bukas din po on Facebook and Twitter. Ang ating Viber number, 0977-787-3804. Worldwide streaming po na YouTube natin. Don't forget, like, share, subscribe our, ano na ba yun? Tuesday edition? Yes. At marami pa po ang makanood. Salamat po dun sa 12,000 nanonood kahapon. Nag-report pa nanay ko pagkatapos natin, ha? Na nakasama natin kagabi. Thank you po. Oo. Anong sabi niya? Ang dami palang nanonood sa inyo sa yung palagay. Medyo disappointed nga siya. Sabi niya, nakunak 12,000 lang. Ay! Patay tayo dyan. Oo. Ang report sa ating pasakalye, susunod na. Pasakalye. Pasada ng mga mainit na issue at balita. Pasakalye. Are, good news ito, good news. Mga dolyar na pinadala ng overseas Filipino workers sa Pilipinas, abay, tumama ng record high noong Disyembre. Detalye sa report ng patrol ng Pilipino, Warren De Guzman. Warren, detalye please. Magandang hapon, Peter at Rica. Malaking tulong na naman ang naiambag ng mga bagong bayani ng Pilipinas sa mga OFW o overseas Filipino workers. $3.3 billion ang pinadala ng mga overseas Filipinos dito sa Pilipinas noong Disyembre, ang pinakamataas na monthly total mula sa simula ng pag-record ng datos na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2005. At dahil dito tumama ang full-year total ng remittances para sa 2021 sa $34.9 billion, bagong record high at mas mataas sa dating record na $33.5 billion noong 2019, ang taon bagong tumama ang COVID-19 pandemic. Ayon sa Bangko Sentral, lumakas ang remittances dahil sa mas maraming OFW deployment kasabay ng pagbukas muli ng mga host economy sa ibang parte ng mundo na nakaranas ng mas mababang kaso ng COVID-19. Dagdag ng BSP, nakatulong din ang mga makabagong teknolohiya tulad ng digital o online transactions na sumuporta sa remittances. Marami sa mga bagong teknolohiya ay nakakabawas sa cost o gastos ng mga OFW sa mga remittances nila. Ayon sa datos ng BSP, nakatulong ang malakas na remittances sa ekonomiya at nakadagdag ito sa domestic demand lalo na sa household spending katumbas ng 8.9%
ng GDP. Karamihan ng mga dolyar na nairamit dito sa Pilipinas ay galing sa United States. Kasama sa top sources ng remittances ang Singapore, Saudi Arabia, Japan, UK, UAE, Canada, Taiwan, Qatar at South Korea. Nauna nang sinabi ni DSP Governor Benjamin Diokno na may altruistic nature ang OF remittances. Ibig sabihin, kahit nahihirapan ang mga OFWs, maghahanap pa rin sila ng paraan para makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng sakuna tulad nitong pandemya. Balik sa inyo, Peter at Rica. Nako, Ekan, maraming salamat. Mabuhay ang mga OFW. $34.9 billion remitted noong 2021. Kung hindi dumating itong 34.9 billion na to, palagay ko, lalong sumadsad ang piso laban sa dolyar. Maraming salamat. Warren De Guzman reporting live. Thank you, Warren. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Teleradyo. Oras, binibining Rica. Oras natin, 5:26 na nga po ng nagmamadaling hapon. Babalik kami ni Rica in just a very short while sa pagpapatuloy ng Pasada sa Teleradyo Tuesday. Mga balitang hume headline. Makinig sa mga panayam. Dahil ka na ang 5.6 GDP. Kinakalap ng mga patrol ng Pilipino mula Luzon. Ako po si Tony Velasquez. At ako si Johnson Marabat. Pinatrending ng netizen. Headline sa lagay ng panahon. Visayas. Sa Lini sa Visayas. Sa Mindanao. Yes, sa mga notisya sa Kinamindanao. Ibabalita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Mas ni-level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan, bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits, sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino, dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Hello! 5:28, alas 5:28. Ang ating oras, mga kapasada. Oh, Rica, sabi ni Kahaime Bitog, siya daw tunay na nagpapasalamat at nabasa natin yung mga pulot sa SOCMED kanina. Oo, pero ngayon, ang pagtutuunan naman natin ng pansin ay yung mga kababayan natin sa Ukraine. Ano? At we're very privileged to be able to talk to our USEC. Brigido Dulay, Civilian Security and Consular Affairs ng DFA. USEC Dulay, magandang hapon po and thank you for joining us this afternoon, sir. Ay, good morning. Ay, good afternoon, Peter, Rica. Good afternoon. Good afternoon, USEC. Thank you po for your time. Opo. Ito po, laman ng lahat ng mga dyaryo, TV, radyo, pati na yung mga online websites, itong natatakot na nga yung baka daw sumiklab ang isa pang napakalaking gyera sa Ukraine dahil sa mga 120,000 na mga Russian troops na nakapaligid sa Ukraine ngayon.
Which brings us to the question po, ano po ba ang balak tungkol sa mga OFWs natin doon sa Ukraine? Will they be repatriated or as it's their choice as of now? Well, alam mo naman, Peter, Rica, no? At tayo naman sa Department of Foreign Affairs, hindi naman tayo baguhan, ano? Pagdating sa pagtulong sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. At tulad din ng siguro nangyari doon sa Afghanistan, ano? Kami naman ay nakipag-ugnayan na, ano, doon sa mga Pilipino na nasa Ukraine, ano, at kasama na din yung pakikipag-ugnayan namin sa ibang mga organisasyon. At kahit na sa European Union, ano, yan ay inumpisa na namin yan noong a few weeks ago pa. Noong aming nabalitaan nga na meron ng konting gusot, ano, diyan sa lugar na yan. So ready naman tayo, Peter, Rica, no? But again, gusto ko lang linawin sana, no? Hindi po kami kayang magbuhat ng Pilipino galing sa kahit anong lugar, ano? Opo. Kailangan po ito ay kusang loob na pagsama sa amin, ano? Ito naman, naranasan din namin sa Afghanistan. Alam mo, up to the last minute, Peter, Rica, hinihikayat namin yung Pilipino na umalis. Well, konti lang yung unang nagpunta sa amin, konti lang, ano? Nag-umpisa lang talaga dumagsan, no? Nagpuputo ka na. Ano? At yun ang sitwasyon na inaasahan din namin. Kahit anong mangyari sa conflict areas, talagang mag-iintay ang Pilipino all the way to the last minute. Kaya nga aming pinapakiusap sa ating mga kababayan, kung gusto niyo na po na lumikas, gawin niyo na po ngayon habang maaga pa. Nagbigay na po kami, Peter, Rica, ng aming mga contact numbers, details, Facebook, WhatsApp, Viber, para nga po makontak kami anytime na gusto nila ng assistance na. Opo, we understand fully at nakakatuwa po na you have done several things na pala even before na nagkaroon nitong sinatawag nilang window of attack ng Russia. Yung mga nakausap po ng ilang mga teleradyo and ANC programs po namin na mga OFW na nasa Ukraine, ang sinasabi po wala naman nangyayari, normal naman yung mga ano namin, buhay namin dito. Kaya mas kinakabahan daw sila kung uuwi sila dito, wala naman silang trabaho dito. Ganyan din yung sinabi sa amin ng mga nilikas namin sa Afghanistan. Ano? Ang problema lang dito, sana maintindihan din ng ating mga kababayan na kapag nagkaroon na po ng gusot doon sa isang lugar, nag-umpisa na ang kahit anumang masasabi nating hostilities dyan, napakahirap na po na pasukin po ng mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas kapagkat una-una po hindi naman po kami sundalo. Ano, civilian din po kami na tumutulong din po sa kapwa natin civilian. At napakahirap po kapag nag-uumpisa na po sapagkat alam mo, ang unique dito, Peter, Rica, is wala tayong embassy in Ukraine. There is no embassy in Ukraine. Okay. So we are doing all of this basically, not remotely, but we are doing this as a way of, by way of a satellite action, ano? Yung amin, may tao kami doon, may pinapupunta na kami on the ground, pero still it does not have the benefit of an embassy within Ukraine. Kaya yun isang challenge sa amin, ano? Kapag sinabi nila na kailangan nilang lumikas, siyempre limitado rin naman ang kakayahan namin na ilikas sila, ano? Lalo na pag nagpuputo ka na, no? You said not even a consulate? Wala tayo. Well, ang meron lang tayo doon ay honorary consul. We don't have an embassy yet in Ukraine, ano? Mm-hmm. Ang pinakamalapit na embahada natin na namamahala dito sa Ukraine ay yung ating embassy sa Poland. Specifically in the capital, Warsaw. Ayun. Okay. Yung sa kapag ganito po, no, wala tayong honorary consul lang ang meron tayo, meron po ba tayong official G2G talks with Ukraine? Meron naman, ano? Sapagkat lahat naman ng embahada at konsulada, kahit naman dito sa sa Pilipinas, maraming mga bansa na wala dito yung kanilang mission sa Pilipinas, ano. They are operating outside of Manila. Yung iba diyan nakabase sa Singapore, iba nakabase sa Malaysia, pero kasama sa jurisdiction nila ang Philippines. Ganon din tayo. Ano, meron din tayong mga embahada,
at konsulada, pero ang jurisdiction din natin, hindi, ano yan, covered naman buong mundo. Mm-hmm. Ang sinasabi lang, we don't have a presence in each and every country sapagkat wala din naman talagang bansa na meron talagang consulate or embassy in all of the countries. Opo. Opo. Kapag ganito po na mag-repatriate po tayo, may mga repatriation efforts po tayo, USEC, paano po ang magiging usapan natin? Meron na po ba tayong diretso from Ukraine na mga planes lumilipad out sa pabalik ng Pilipinas or dinadala pa po sila sa Polish Embassy? Alam mo, ayoko kasi sabihin yung detalye kasi unang-una, very fluid yung situation on the ground. Yeah. So we don't know what contingency plan, kung contingency plan A or B ang gagamitin natin. Ano? So marami naman tayong plans dyan sa baba na contingency. Depende sa mangyayari doon sa baba. No? So kaya nga sinasabi namin at hinikayat natin yung ating mga kababayan, wala naman sa pilitan nito eh, Peter, Rica. No? If they want to come home, we are ready to help them. We'll bring you home. Sapagkat kayo ay Pilipino, trabaho namin yan sa Department of Foreign Affairs. Pero still, ano to eh, mutual ito. Kami, ready kami mag-uwi, pero kung hindi naman kayo pupunta sa amin at gusto nyo magpa-uwi, wala din naman kami magagawa. No? Hindi naman ay pwede sunduin sa bahay nyo at brasuhin namin kayo na umuwi, di ba? So kami, ready kami. Minsan humingi kayo tulong. Pupuntahan namin kayo kung kaya namin kayo puntahan at ililikas namin kayo. Opo. Yung mga gusto pong umuwi, USEC, alam na po nila, those who intend to really come home, alam po nila na pag nag-decide sila dyan, there might be no job waiting for them pagbalik nila. Alam mo, pagdating sa bagay na yun, we don't make decisions for them. Eh. Mm-hmm. Ano, our only decision for them is that if you want to come home, we will bring you home. That's mm-hmm. the only thing that the Department of Foreign Affairs will be concerned about. Whether they have their hesitation or reservation to come home, ay kanya-kanya na pong desisyon yan ng ating mga kababayan. Kung gusto po nilang umuwi, lumikas o hindi. Opo. Ang Estados Unidos po, as early as I think 2 days ago, eh, nagsabi na sa kanilang mga mamamayan na nasa Ukraine, yung mga citizens, mga American citizens na lumikas na in the next 48 hours. At meron ding mga airlines, a few airlines na nagsabi na hindi na muna sila lilipad patungong Kyiv, no, or sa Ukraine mismo. So ang tanong ko po eh, Yusek, eh kung halimbawang may mga magdesisyon na mga ating mga OFW na sige, nilikas na kami, paano po yun? Pupunta pa sila sa Poland? Ang mangyayari talaga dito, they have to cross borders eh. Depende kasi what's happening on the ground, Peter, Rica. It's hard to say kasi, no? Dahil ito ay fluid yung situation at ayaw din naman natin bansagan na delikado na yung sitwasyon, no? Sapagkat sabi nga ng mga nakakausap ninyo, okay pa nga dun sa kanila, normal pa, no? So, ang amin lang talaga is that we are waiting for the developments on the ground. Kung ano ang mangyari, ay handa naman ng Department of Foreign Affairs para tugunan yung kanilang pangangailangan at that point in time. Yun lang muna siguro, Peter, kasi we cannot give a definite plan. Maraming maaaring mangyari. Ano? So, antayin natin kung ano talaga yung mangyayari on the ground. Pero at least po, Yusek, I'm sorry, Rica, follow up lang. But is it safe to say po, even if you don't, if we don't go into the details, Yusek, is it safe to say na meron ng, alam na ng mga OFWs natin, there are 300 plus, ano po, tama po ba sa Ukraine? Well, alam mo, ito rin yung karanasan namin sa Afghanistan eh. Opo. Sa ngayon, 300 plus. Dati nag-umpisa kami 120 yata eh. Opo. As the days went by and the weeks went by, naging 200, tapos 300. And I predict that similar to Afghanistan, when something happens on the ground, it will increase again. Yung mga hindi nagpaparamdam, biglang magpaparamdam. Ano? Kailangan ko lang linawin, Peter, Rica, no? There is no way and there is no mission or government embassy or consulate that has an accurate number of their nationals on the ground. There's none. Agree. The Americans don't know, the Europeans don't know because they can come in without reporting to our embassy or consulate, di ba? Mm-hmm. Pag tayo bumiyahin, nagre-report ba tayo sa embassy ng Ukraine? Hindi naman eh. Or embassy of Poland. So, we don't have a fixed number. What we are sure of is if you are a Filipino,
you are there, we will bring you home. Ito nga yung situation na nalaman ko ngayon, Peter, Rica. No? Marami pala doon, undocumented. Ayun. Undocumented workers. Kasi we have stopped deployment in Ukraine since 2014. Ah. And yet, Filipinos are still able to cross the border to Ukraine. Mm-mm. Wala nang deployment dapat ng OFW doon since 2014. Eh. So yung mga OFW na nandun, if they are working there, they are really, in effect, undocumented OFWs. Oh, okay. Wala po tayo, yung po mga undocumented natin, sir, hindi natin alam yung certain number of bilang. So, all those that we can, na maibabalik lang natin, yun lang mga nakikipag-reach out sa ating honorary consulate. Well, alam mo, Peter, Rica, ang talaga nangyayari naman, unless alam namin, nandung ka, humingi ka ng tulong. I mean, how can we help someone who we don't know? Di ba? We have to know where you are, who you are, so that we can help you. Mm-hmm. But if you don't, we don't know where you are, we don't even know you exist, medyo mukhang mahirapan naman yata kami na nailikas ka, no? So, ang kaya sinasabi namin, and you can help us with this, if you are a Filipino in Ukraine, please reach out to our contact numbers. Nakapost na po yan through our embassy in Poland. Tignan nyo lang po Facebook nila, website nila. Nandun na po contact numbers po. May Viber po yan, may WhatsApp po. Ready na po kami na tanggapin kayo. Anytime. We are ready. We have planned for you, for your coming home. Kung baliktad, Yusek, kunyari, yung pamilya niya ng OFW ang gusto mag-reach out sa DFA kasi wala silang idea of what's happening dun sa kanilang kapamilya sa Ukraine. Meron ba silang number or means for them to contact the DFA? Meron naman, ano? Yung UMWA, they can call the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Ano? Sila in charge dun for Filipinos working in Ukraine. Ano? But again, I would just like to put that notice na we can contact them if we know where they are. Kaya ang crucial nga dito, Peter, Rica, ipaabot natin sa ating mga kababayan na kung na kayo ay nasa Ukraine, ay magpatamdam po kayo. Pinagpapay natin ay magpatamdam lang po kayo sa amin para at least alam po namin kung nasaan kayo. Oo, Yusek, meron naman pong nagsabi kanina na interview na kababayan natin sa Ukraine na meron na nga daw pong tumatawag sa kanila para kunin yung contact details at kung nasaan sila. I suppose mula sa konsulado natin yun. Ano po. At ang tanong ko kanina yung para makompleto yung thought po is kung ganun, whether or not documented or undocumented, pag Pilipino yan at gustong umuwi, ano naman natin, i-accommodate naman natin. Of course! Peter, of course. Okay. Kapag Pilipino ka, we will bring you home. It very doesn't good. Matter. We will bring you home on your feet or on your back. Yan ang pinangako ni Secretary Locsin. Okay. Huwag naman sana. No, we've been doing that for years. Ano? That's the priority of Secretary Locsin. Okay. In fact, even in the Middle East, we bring them on their back. We will bring you home. Ang point lang namin, we will bring you home. And here's the here's the final question. Without going into the details, yung mga na-contact na ng konsulada natin, is it safe to say na alam na po nila ang para kung gusto nilang magpa-repatriate, halimbawa, kung meron nang nangyari, huwag naman sana, meron ng plan A, alam na nila ang plan A, plan B, or even plan C kung sakasakaling magkagulo? Alam mo, we work through our network also, no? At we cascade the plans through our network. On the ground, ano? Para alam natin, ano? Which is what we did in Afghanistan, ano? Again, a lot of these are really dependent, Peter, doon sa situation on the ground, eh. Kapag nagkaroon nga ng aberya dahil nag-uumpisa na ang putukan, napakahirap. Napakahirap talaga kasi nawawala yung network mo eh. Dahil siyempre, kanya-kanyang hanapan ng safe place, you know? So, kaya kasi nasabi namin, habang pwede pa, at kayo ay gusto nyo umuwi, ready kami, iuwi namin kayo. Pero hindi namin kayo pinipwersa, ha? There is no way we can force you to come home. But we ask you that first, magparamdam kayo sa amin.
Tapos pangalawa, pag ready na kayo, paalam nyo sa amin at kung kaya namin kayo punta, iuwi namin kayo. Yun, ang pangako ng Department of Foreign Affairs. Very good. USEC, DFA po, yan, katulad po na sabi nyo, ready kayo, no, na iuwi nga po yung mga expat natin. Pero meron na po ba, aside from those we interviewed, meron na po bang nagbigay ng official request na i-repatriate sila from our kapamilyas abroad sa Ukraine? And how soon, so far, how soon are you ready to... We've been ready since yesterday, Peter, Rica. Kahapon, ready na kami. We've been ready. We've always been ready. The only question is, gusto ba nila? Yun ang tanong eh. Kung gusto nila, pwede kami. Di ba? Pero pag walang lumapit sa amin, anong gagawin namin? So, yun. So, ready kami. We've been ready. So, wala pa po, wala pa pong official na nagsasabi na wala nyo na kami. Sabi nga ni ninyo, di ba, Peter, in-interview ninyo, sabi nga, hindi, okay dito, di ba? Ayos pa. So we don't expect anyone coming home soon. Not yet. Wala pa. Okay pa eh. Alam mo, ang Pilipino natin, talagang hindi naman natin masisisi. Apo, talagang apo. They will really sometimes wait for the last second. Pinakahuli. Pinakahuli. Diyan yan. Diyan yan. So, kami naman, sanay na kami dyan. Okay naman. Iuwi namin pa rin kayo. Uwi pa rin namin kayo. Because it's our job to bring you home. Yes. Sabi ni Secretary Luxin, we will bring every one of you home. Pangako niya yan at pangako yan ng ating Pangulo. So, we will bring you home. Opo, opo. Pag halimbawa lang po na nagkaroon na nga ng violence or umatake ang Russia, ito yung pinagdadasal natin na pati tayo maapektuhan dito in one way or another, ano po. Pero yung mga OFWs natin, I'm thinking about yung database po ng konsulada natin, ano. Kasi like in Qatar, alam ng embassy sa Qatar kung ilan yung documented at least an approximate number nung undocumented. In the case of Ukraine, do we have that yung database na ganun po? Alam mo, Peter, part on Enrica, part of the contingency plan will always include a databasing. Ano? Opo. Kaya lang, ang sabi ko nga, as I said, Peter, marami dyan hindi nagpaparamdam kasi undocumented eh. So, if they let us know kung nasaan sila, nagsabi sila, nagparamdam sila, automatically sasama namin sa database yan. So, we have a running total of the Filipinos there. Kaya nga alam namin na so far, mga 300 plus na nagparamdam eh. So may lulutang pa diyan. I can almost assure you na when things start going south, may magpaparamdam pa diyan sa atin. And ready kami ha. Yeah. Hindi namin sinasabi na no, please by all means please magparamdam kayo. We are waiting for you since yesterday. Oh, last question po, Yusek. Has the DFA issued any statement relative to the situation in Russia Ukraine right now? Yes, we have. We have asked our Filipinos to contact our embassy and consulate. But that's about it. Because at the end of the day, that is what is most important, di ba? Opo. We take care of our Filipino citizens. That's the priority. More than anything else. Ano? Yeah, no reference to the diplomatic route instead of possible military offensive? Alam mo, Peter, Rica, that is a matter that will probably be discussed in the diplomatic channels. Okay. But as so far as the department is concerned, our main concern really is yung kapakanan po ng ating mga kababayan sa Ukraine. At naghanda na po kami. Ready na po kami. Kahapon pa, kunong isang araw. inaantay lang po namin kayo na please lang po, magparamdam lang po kayo sa amin. Yung bang hindi pa po nagpaparamdam. If it's any consolation po, hopefully kasi we can be accessed worldwide. Sana po nakikinig yung ating mga OFWs. At maraming salamat po, Yusek Brigido Dulay, for your time, sir, and insights. Salamat po. Thank you po, Peter, Rica, sa million-million ng mga tele-viewers. Salamat po. Our pleasure, sir.
Oh, Yusek Brihido Dulay, Civilian Security and Consular Affairs ng Department of Foreign Affairs. Rica, at 5:49, meron tayong mga reports. If you will, please. Unahin na natin to, partner. Hatid ni Patron ng Pilipino, Ms. Jasmine Romero, mga eksperto nagbabala na huwag baliwalayan ang simptomas ng heart failure. At kunin po natin ang detalye mula kay Ms. Jasmine Romero. Magandang hapon, Ms. Jess. Good afternoon, Rica at Peter. Sa isang virtual press conference na pinangunahan ng Heart Failure Society of the Philippines at AstraZeneca na layong magpalaganap ng kaalaman tungkol sa heart failure, nananawagan sila sa publiko na huwag baliwalain ito. Ang heart failure ay isang kondisyon kung saan hirap tumibok ang puso kaya't hindi sapat ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Ayon kay AstraZeneca Philippine Country President Lotis Ramin, bagamat seryoso ang heart failure, hindi ito masyadong nabibigyan ng pansin. Base sa mga pag-aaral, very high risk for hospitalization at death ang mga taong nagkaka-heart failure kahit ba mukha umano silang stable. Ayon naman kay fellow and diplomate of the Philippine College of Cardiology, Dr. Chito Permejo, tumataas na ang mga nagkaka-heart failure sa buong mundo kung saan tumalon ng higit 64 million na tao ang meron nito noong 2020 kumpara sa 26 million sa nakalipas na 10 taon. Ito'y dahil na rin sa tumatanda na ang populasyon ng mundo. Mahal din ang ganitong kondisyon sa puso dahil base na rin sa datos, pabalik-balik din sa ospital ang mga may heart failure, lalo't higit 50% sa mga may heart failure ay nagkakaroon din ng mga comorbidity. Kaya kung hindi ito maaagapan, maaring mas marami pa ang mabibiktima nito. Ayon kay Philippine Heart Center Heart Failure Section Head, Dr. Liberty Yaneza, ilan sa mga hamon na kailangan tugunan ay ang pagdagdag ng mga heart failure clinic sa Visayas at Mindanao at pagdagdag din ng mga nurse at doktor dito. Dagdag ni Permejo, kailangan tumulong ang pamahalaan sa pag-promote ng heart failure prevention, makapagbigay ng sapat na pagpapagamot at pag-aalaga at mabigyan ng pagkakataon para sa research upang makabuo ng makabagong therapies. Ayon naman kay UP College of Medicine Dr. Michael Joseph Agbayani, kailangan ma-i-update din ang registry ng mga pasyenteng Pinas para mapag-aralan ito sa local setting. Nananawagan din ang mga doktor sa publiko na kung nakakaramdam ng sintomas ng heart failure tulad ng hirap sa paghinga, mabilis na mapagod at irregular na tibok na puso, agad na magpakonsulta sa mga doktor. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Maraming salamat, Ms. Jasmine Romero. Back-to-back report, FOI advocates, hinimok ang mga kandidato na suportahan ang pagpasa ng Freedom of Information Law. Detalye sa report ni Patrol 54, Jackie Pascual. Magandang hapon, Jackie. Magandang hapon, Peter at Rica. Nananawagan ng ilang grupo sa mga kandidato na itaguyod at suportahan ang pagpasa ng Freedom of Information Bill. Sa isang online forum ng Makati Business Club, sinabi ng ilang pro-FOI groups na sana daw maging prioridad ng mga presidential candidates at maging ng mga kandidato sa Senado at Kongreso na isa sa unahin ang pagsuporta sa FOI at paglabas din sa publiko ng kanilang salin. Ayon kay Malumang Ahas, co-convener ng Right to Know, Right Now Coalition, importante na magkaroon ng publiko ng access sa mga government information para malaman ng tao ang yaman ng mga opisyal at kung malaki ba ang itinaas nito. Ayon naman kay Zaiza Suzara ng Institute for Leadership, Empowerment and Democracy, mahalaga din na malaman ng publiko halimbawa ang budget ng gobyerno at saan mismo ito napupunta. Alam daw ng mga tao ang budget allocation, pero ibang usapin pa kung magkano na ang nagastos at saan ba talaga ito napupunta. Bilyon-bilyong piso anila ang nawawala sa korupsyon sa bansa at makatutulong sana ang Freedom of Information sa pagtigil o pagbawas ng katiwalian sa gobyerno. Ito ang Radyo Patrol 54, Jackie Pascual, ABS-CBN News. Jackie Pascual reporting live sa Pasada sa Teleradyo Worldwide. Thank you, Jackie. Basta't may nangyari, naka-report agad sa Teleradyo. Ang mahiwagang Freedom of Information. Kasama ba dyan yung pagpasa ng salin? Na hindi na kailangan pilitin pa? Paulit-ulit, paikot-ikot, ha? Wala namang ngipin. Oo. Anyway, sabi nga nila, hope springs
eternal. Ba yung eternal na yan? May ano ba yan? May problema na ba yan? Balikan natin. Sige, partner, ating sayong palagay, question of the day. May mga nagpadala na po sa atin. Pinuring muli ni Pangulong Duterte si Secretary Duque at sabi nga niya, and I quote, "You have done a good job in your post and the Filipinos will never forget that." End quote. Anong masasabi po ninyo in three words? Eto na po, masunod sila. Three words lang. Very challenging, short and sweet. From Mr. Dino Monzon, good afternoon, Mr. Peter, Ms. Rica. Simply put, in three words, he's fooling himself. Ay, grabe. Grabe ka talaga, Sir Dino. Eto si Megs Scott, sabi niya three words, thieves in disguise. Oh. Aray ko po. Heart failure ni Jasmine Romero. Jose, sabi ni Jose Roy Balagtas, three words, post-Valentine joke. Eh, sinabi ng ano, Valentine's Day. Si Luz David Lipana, three words niya, kasabwat sa formalin. Sabi ni Luz. Oh, I did not say that. You said for Michael Legaspi, sa aking palagay, tungkol sa sinabi ni Duterte kay Duque, bakit? Ano to? Hindi to three words. Lie A-R. Hindi na. Talaga. How creative can you be? Oh, si Fefa Lokban, my three words. Corruption never stop. Oh, corruption never ends. Siguro to yung sasabihin ni Fefa. Thank you. From Sheila Marie Nacario, it's a prank. Meron pa isa. Eddie, wow. Malulupit kayo? Bilis mag-isip, no? Good afternoon, Sir Peter and dear Slika. Three words, joke. Formally, corruption. O, literal na three words. Di ba, ang gagaling nung... Pinapawisan ako. Okay. From Miss Ensha Unko, three words po. Joke. Ang tataba ng utak. Wilma, bataan. Nako, may exclamation po. Oo nga eh. Sabi ni Wilma, with exclamation point, wag po ako. Ayan. Diba? Saan na yung isa? Kaya, don't ask. Don't kami. Alicia Ignacio, sabi ni Miss Alicia, same old line. Ay, buti may N yun. Oo. Eto, kakaiba naman ang entry ni Thelma Umalin. Positive yung kanya. Sabi niya, puri at pasasalamat. Oo. Ayan. Oo. Pwedeng kantahin nyo na. From Rene Santos of Quezon City, Peter Enrica, sa pagpuri ni Digong kay Duque, business is booming. Grobe. You see? Ang daming mga bagong ano natin, kapasaders natin ang nagbigay ng mensahe. That's very hard. Actually, kung three words, di ba? Mm-hmm. Anong sasabihin mo sa boyfriend mo na nang iwan sa'yo? Ayan, in three words. At nakakatuwa kasi kahit three words lang yan, ang dami talaga na nag-effort na mag-send, di ba? Yes. Thank you, mga kapasaders. Ha? Kami po ibabalik ni Rica in just a very short while. Balita ngayon. Abay, susunod na! Trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinas man o sa abroad. Katuwang lang bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa'yo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan na marami. Hatid ng ating mga kaobrero na sina Danny Buenafe. Tumadami na rin yung mga nag-a-apply kasi ko gusto na talaga bumalik sa normal. At Rica Lazo. Yung kanilang daily minimum wage, kung pwedeng itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang Teleradyo.
Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa-hay-buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabado alas 10 ng umaga sa Teleradyo! Maiinit na usapin, ating bubusisiin. Mag-usap-usap kayo kung ano bang nararapat. Sinabing bawal. Bawal nga eh. Huwag pong pagalitan. Lahat ng iyong saloobin. Pabor ka ba sa pag-order agad ng COVID-19 vaccine? 1 minute, go! Dito pwedeng-pwede niyong iparating. Kasama ang pinakakwelang tambalan sa hapunan, Alvin El Chico. Yung sorbet, doba doon galing yung sorbetes? At Doris Bigornia. Bikinamin. Dun nga. S.R.O. Suhestyon, reaksyon, at opinyon. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa nag-iisang Teleradyo. Handang maghatid ng balita. Kapakipakinabang talaga sa ating po mga kababayan. Impormasyon. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng paglilinaw, alayan lang tayo ngayon. Ha? Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patrol ng Pilipino. Sa habang panahon, ang inyong makakasama. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Balita ngayon! Pinanatili sa Alert Level 2 status ang Metro Manila at karamihan ng mga lugar sa Pilipinas bilang paghahanda sa new normal. Ayon niyan kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sabi ni Vergere, bagamat low risk na ang NCR, kailangang ihanda ang kapaligiran para handa na rin ang lahat kapag tuluyang nagluwag sa restrictions. Ayon kay Vergere, kailangang magtulong-tulong at pangunahin pa rin ang minimum public health standards. Giit niya, hindi lang mga tao ang dapat na handa, kundi maging ang mga establishmento, pampubliko man o pribado. Sinabi naman ng Malacanang na ihahanda na nila na ng gobyerno ang roadmap sa Alert Level 1. Inihayag ng PNP na natuklasan nila ang umano'y pagtatangka ng terror group na Hamas na magsagawa ng mga pag-atake sa Pilipinas. Sabi ng PNP, ang impormasyon tungkol sa umano'y terror plot ay isiniwalat ng isang local contact ng Hamas sa bansa. Tinukoy ng source ang operatiba ng Hamas na isang Fares al-Shikli na kilala rin bilang Bashir na nangako umano ng tulong pinansyal sa ilang local threat group na inuugnay sa mga international terrorist organization. Ayon sa PNP, nagre-recruit ang Hamas ng mga Pilipinong magsagawa ng terror attacks laban sa mga banyagang nasa Pilipinas. Para sa iba pang maiinit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming Facebook, Twitter at website. Ako po si Nikki De Guzman. Bigla ko lang naisip, Rica, no? Ay, good evening muna, good evening muna. Bigla, bigla din sumabog yung audio ko. Takot ako. Eh kasi, di ba, March pa ang ano, Fire Prevention Month. Tapos madami ng sunog ngayon. Ngayon pa lang, oo, ang dami-dami ng ano, naku, eh, pambihira. Ingat po mga kapamilya kasi, you know, it happens every year eh. Pag sinabing, ay, oh, bukas na, Marso na, Fire Prevention Month na. And when, pag sinabi natin yan sa newscast, you know, sa mga programa, biglang sunod-sunod na yung ano. Kaya ngayon, ano ha, medyo nararamdaman pa natin yung lamig ng simoy ng hangin na parang nagbabadya na kahit paano, parang Pasko pa rin.
Oo, pero ngayong araw na ito, Rica, mga bandang alas tres, ano ha? Aba, eh talagang nakita ko sa aming balkonahe, naku, itirik na tirik talaga yung sikat ng araw. May balkonahe na, may hardin pa. Nalalaman namin yung laki ng bahay mo, partner. Eh, yung kondo nga, may balkonahe, di ba? Oh, may kondo pa, nako, di ba? May kondo pa, iba. Kinikwento ko lang. Mainit nga, umiinit na. Oo, kaya ngayon pa, ay, nako, meron nga palang mga ano, no, sa may bandang south, Cavite yata, may mga lugar na may mga ano na, anong tawag mo dito? Waterless hours or walang tubig. Oo. Ito yung inilalakad din partner ni Senator Grace po. Actually, nagsabi nga siya sa mga water concessionaires no, na panindigan ninyo yung responsibilidad ninyo, obligasyon ninyo sa inyong mga customers kasi nga, marami na nga partner yung mga lugar na running 42 hours straight, wala silang tubig. Oo, kaya isa pa yun, ano? Dahil hindi pa nga nagsisimula yung ano eh, yung official tag-init, ano? May problema na sa level ng tubig sa angat. Kaya isa pa yun, kailangan po natin na tipid-tipid na po tayo. Mm-hmm. Opo. At baka dumating yung panahon. Ano pa ngayon? La Nina ba o El Nino? La Nina yata eh, no? Which means... malakas na ulan ng La Nina eh, di ba? Ganun ba? Yan. Oh, malaman nga natin. El Nino yung tag-init. Kausapin natin si ano? Ang pangalan nila? Ariel. Si Ariel. Oo, mas alam ni Ariel Rojas yan. Oo. Baka kasi maloka tayo, parang yung sagot ng beauty queen partner. El Nino will lead to La Nina. Mahirap na hindi tayo informed. Apo, kailangan natin yan. We have to keep our sanity during the summer months. Eka nga. Health, sanity, health. Is well. Meron tayong SWS survey na pinag-usapan natin very briefly na ayon sa survey na ito, ang mas gusto ng mga babae at lalaki, mga Pilipino, ay health over love or money. Tama-tama naman eh. Bago mag-Valentine's, lumabas yung ano na yun. Makausap natin ang ating kaibigan. Siya po ang butihing director ng Communication and Information Technology ng Social Weather Stations or SWS, si Sir Leo La Rosa. Mr. Leo, magandang gabi po. Hello, magandang gabi sa inyo at isang makabuluhang season of hearts sa inyo, Sir Peter at Ma'am Rica. Ayan. Happy Valentine's, sir. Welcome back. Happy Valentine's. Kakaibang bati yun. Makabuluhang, di ba? Ano kaya ibig sabihin? Pag gastos ka lang ng gastos, hindi makabuluhan yun. So, oo, Sir Leo. Very interesting, no? Na ang preference ngayon is health. When you talk about ano ang mas gusto mo? Kalusugan, pag-ibig, o yaman? O pera. Health. O pera. Health is number one. Yes po. Diretso na ako. Could it be because of the pandemic? Yes po, diretsong sagot. Napakalaking factor po ang pandemic. Dahil po, hindi po ito ang unang beses na tinanong namin ang question na to, no? Unang beses po namin itong tinanong ay 19 years ago, December 2002. Wow. Opo. At doon nga rin po, lumabas doon sa unang pagkakataong tinanong namin to, 54% ang pumipili ng health over love and money, habang 35% ang pumili ng love at 11% naman ang pumili ng money. Parehong-pareho po ngayong 2021. Ah! Opo. At, okay, so ibig sabihin wala pang pandemic noon, ganun na talaga yung... Oo, ganun na talaga yung pagkahati-hati ng mga gusto ng ano tawag mo dito, kalusugan.
kesa sa pag-ibig o kaperahan. Opo. Ngayon, anong meron po noong 2019 bago ang pandemic? Kung saan napaka mas madami, nasa 70% ang pumili ng health, habang 23% naman ang love at 7% lamang ang money. Yan po kasi ang naging findings namin. Na kung ikukumpara natin yung ngayon po, ngayong 2021 doon sa 2019, kumonti po ang pumipili ng health habang dumami ang pumipili ng love at money. At yun nga po, para rin doon sa tanong niyo, ano ba ang meron ngayon? Yun nga po, ang meron ngayon ay pandemic. Ngayon, anong meron noong 2019? Dahil wala pang pandemic. 2019 po, napaka maganda. Mas maganda pa ang kalagayan ng well-being ng ating mga kababayan. Mataas po ang nagsasabi na sila ay bumuti ngayon kumpara noon. Eh ngayon po, dahil kumbaga, bagamat nagre-recover pa lang tayo in terms of well-being, nandiyan pa rin po yung epekto ng ano ng pandemic. Ramdam pa rin po ng ating mga kababayan yung hirap nitong nakaraang dalawang taon. Bagamat bumubuti, hindi pa tayo fully recovered as per pre-pandemic level. So, yun po ang nakakita namin no, na actually kailangan pa namin itong araling mabuti. Pero yun po yung mga unang mga factor na nakikita namin kung bakit kumonte ang pumipili ng health kumpara noong 2019 habang tumaas naman ang pumipili ng love at money ngayong taong ito. Sir, matanong ko lang din po, no? Yung mga sumagot po ng health ang kanilang pinipili, meron po bang subsequent questions wherein sinasagot nila na of course, kaakibat din kasi ng kalusugan nila, yung kakayanan nila na maghanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya? Unfortunately, wala kaming follow-up question dito sa item na to. No? Hindi kami naglagay ng follow-up kung bakit health or kung bakit love or bakit money. Pero nagagawa naming i-disaggregate yung mga sagot nila ayon sa nararamdaman nila doon naman sa ibang mga tanong, tulad nga po ng nabanggit ko yung tungkol sa well-being. At sa unang pagtingin ng data, napansin namin na mas marami ang pumipili ng love doon sa mga nagsabi na sila ay naging worse off no kumpara nung nakarang taon. Ibig sabihin dito yung mga losers o yung mga mas masama ang kalagayan ng buhay ko ngayon kumpara last year. Mas marami po dito sa grupong ito ang nagsabi na love ang pinipili nila kumpara doon sa mga nagsabi na bubuti ang buhay ko. So at same with money no, mas marami ang pumili ng money among the losers kumpara sa gainers. So in short, in short, sa mga nadumanas ng hirap nitong nakaraang taon, itong mga losers na kung tawagin namin, mas marami sa kanila ang pumipili ng love o pagmamahal at money o pera kumpara doon sa mga nagsabi na bumuti ang kanilang buhay nitong nakaraang taon. So, isa po yun sa mga initial findings namin. And it explains din po, dahil noong 2002, noong una po namin inanong to, mas marami po ang losers kaysa gainers noong panahon na yun. Dahil po tayo as a nation noong panahon na yun, tayo ay dumadanas ng isang malaking crisis. Yun nga po yung oil price hike, samahan pa ng problema nung time na yon. Ano po ba yung mga problema nung time na nandun yung Mindanao crisis, nandun yung Wetting Gate nung time na yon. Pero pero nung panahon na yun, pero maganda ang GDP natin noon. Ang ekonomiya natin maganda noon na kaya ang feeling ko, well, I mean from an economic and business standpoint, 2019 was a good year, di ba? Oh, 2019 po talaga. 2019 po talaga na maganda.
maganda ang ekonomiya, maganda rin po yung well-being, yung economic well-being. Mm-hmm. Yung pong feeling na bumuti ba ang kalagayan nyo ngayon kumpara noong nakalipas na 12 months. Ito po yung gainers na tinatawag natin. At napakataas po ng gainers natin noong 2019 bago tayo tinamaan ng pandemya. At noong panahon din na yon, na mataas yung gainers natin, yung maraming nagsasabi na sila ay mas mabuti ngayon, doon po nakita namin na 70% ang pumili ng health over love and money. Tapos ngayon po... Sir Leo? Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. At ngayon nga po, ngayong 2021, mababa ang gainers natin ngayon dahil nga kagagaling lang natin sa napakasamang past 2 years. At yun nga po, bumaba naman ang pumipili ng health at the same time, tumaas ang pumipili ng love and money. Ayun po, Sir Leo, curious po ako doon po sa mga respondents natin. Nabilang po ba natin kung gaano karami sa kanila ang provider ng pamilya or yung head of the family? Kasi, of course, them being that sa pamilya, eh magpe-play po yun ang malaking factor sa kanilang magiging desisyon, hindi po ba? Opo. Nasa data rin po namin yun, kasama sa background information na kinukuha namin ang pagiging head of the family or punong tagapag-desisyon. Mm-hmm. And yes, sa mga pwede po namin itong tingnan, further analysis sa data na to, ang pagiging head of the family. Sa ngayon po, wala. So wala pa po tayong focus nun. Alright, sir. Sige po. Okay. Ito naman, Leo. Interesado ko sa gender divide. Ano ang pagkakaiba ng preference ng mga kababaihan sa kalalakihan dito sa survey on whether it's health, love, or money? Yes po, no? Overall, slightly higher, slightly mas maraming kababaihan ang pumipili ng health over love and money. Kung ikukumpara sa kalalakihan, it's 60% women versus 54% among men. It's very, very slight lang po na pagkakaiba, no? Pero kung titingnan natin yung mas malalim pang paghimay-himay, ang education po talaga ang nagkakaroon ng clear pattern na pagmataas po ang years of formal schooling ng ating kababayan, both men and women, mas tumataas ang preference for health kumpara over love and money. Opo. Pag ang aming educational level na pagkahati-hati, yung mga college graduate, yun pong junior high school graduate, elementary graduate, and non-elementary graduate. And it makita namin doon na the more or the higher your educational attainment, the more you prefer health over love and money. What about yung age groups, Leo? Meron bang umangat doon in terms of preferring love over health and money? Among both men and women po, walang clear pattern yung edad sa pagpili ng love over money. Mas meron pong wanting pattern ang brains over body po. Okay. Mas turn on factor yung brain. Among younger women, mas madaming younger women ang pumipili ng brains over body kumpara sa older men. So ibig sabihin, Leo, kung halimbawa may manliligaw sa isang nakababatang dalaga at meron siyang medyo matalino siya, tapos regaluhan niya siya ng HMO, ayos na buto-buto. HMO. Health.
Yes, opo, napaka, opo. Yes, paano ba ito? Paano ba nasagutin yan? Base sa survey, and the survey says... yes, health is very important. Pero sa nabanggit niyo po, bukod sa ang regalo ay HMO, eh, nandiyan na rin po ang love dahil kaya nga po niririgaluhan. Baka dagdag puntos po yun. Hindi. Well, you know, kung ang love ng guy kasama yung HMO tsaka brains, okay yun. Ang ibig ko sabihin is, kung sa babae, tanongin natin si Rica, niririgaluhan ka ng ano... ng isang matalinong tagasuyo, di ba? Tapos meron pang regalo sa yung HMO coverage ng 10 years ganyan. Pero hindi mo naman love, Rica, papatulan mo ba? Malaking factor pa rin 'yon, ha. Naku, para pa lang ako yung na-survey ngayon, ano? Malaking factor ng HMO, lalo na kung paid niya ng 10 years 'yan. Na-witness ko 'yan. Dito sa kamay ko na malaking bagay ang HMO. Tama, yes. Sasagutin ko yan. Correct. So, meron... love is naman daw, matututunan. Ala! Baka ganon? Di ba? May question ba doon, Sir Leo? Baka di nila pinili a love or wealth? Meron po. Tanong na namin po to in the past kung ang gusto nyo ay yaman po ba o... hindi po, sense of humor po yung isa eh. At saka gusto. Ayun, oo. Ganun po. Hindi ko lang po maalala pero mas nananalo po ang halos magkalapit lang po ang pumipili ng sense of humor at saka good looks. Ayun. Tapos yun naman pong wealth at saka good looks. Ganun din po. Para pong ang findings namin noon mas nagiging practical po yung mga tao dahil bahagya pong angat ang pumipili ng wealth over good. Yes. Mm-hmm. So talagang health ano ha. So kapag may manliligaw sa Eureka, hahanapan mo kagad ng vaccination card, di ba? Are you fully vaccinated? Do you have your booster shot? Mahalaga na kasi ang kalusugan ngayon, lalo na pandemya, paano ka magtatrabaho, di ba? Kung hindi prime, ka malusog. Primordial, ika nga. Pero, Sir Leo, ito, it doesn't mean naman ano, na it can be just health over and above. In other words, pwede nang mawala yung love and money if you were just given a choice of one. Diba? Ganun ba yun? Or opo. Ganun ba yun? Tama ba yun? Opo. Forced choice po itong question namin, no? So, isa lang ang pwede mong piliin dito sa tatlo. And yun na nga po. Ayun! Po yung health. Hindi po pwede yung lahat or dalawa sa kanila. So it's a one answer only kind of question. Parang ang hirap, mami. I get it. Wala pala. Kaya wag mo ipagmalaki na mayaman ka ngayong mga panahon na ito. Kasi kalusugan yung pinili ng iba. kahit mayaman ka, pag uubo-ubo ka at saka... may sipon. Sir Leo, eto na din. Before ka rin namin bitawan. Tinitingnan natin yung yung breakdown ng ating mga na-interview na respondents, hindi po ba? Ilan po dun sa mga sumagot ay, financially capable naman sa mga panahong ito? Hindi na namin... meron kaming... economic classification. Nagamit yung market research process kung saan ini-evaluate ng aming mga field interviewers yung quality of dwelling. At yun nga po, may class A, B, C, D, and E. Sa ngayon po, sa sampling namin, 3% lamang po ang class, nasa class A, B, C. Ito po yung pinaka-well-off, no?
Tapos nasa 83% yung 83% naman po yung masa o yung class D. Sila po yung pinakamadami. And yung natitira po ay ang class E or yung pinaka mahirap. Mahirap. Pero as a way of checking din po yung ano, yung kumbaga kalagayan sa buhay, ginagamit din po namin yun nga, yung educational attainment. Okay. So walang eco class, parang walang eco class breakdown, ano? Opo, opo. Napaka-fortunate okay. po kasi ng randomly selected na mga class ABC. Tama. Oo, wala. It's quite insignificant as compared to the D, broad C, D, E. Tama. Opo. Oo. Opo. Sir, Leo, maraming salamat ha. Always a pleasure talking to you about surveys. Maraming salamat din po, Sir Peter and Ma'am Vika. Good evening po sa inyong lahat. Good evening Happy to you. Thank you. Leo La Rosa, siya po ang Director of Communication and Information Technology ng SWS. Ah, meron pa tayong konting panahon, Rica. O ito pa, humahabol ang ating mga messages. Ano nga ulit sa yung sayong tanong? Palagay? Okay. Three words. Pinuring. Sa kanilang masasabi. Pinuring muli ni Pangulong Duterte, Secretary Duque. Sabi niya, you have done a good job in your post and the Filipinos will never forget. Anong masasabi niyo? In three words. Go, Rica. Oh, si De of Caloocan, binrake down niya. Sus Mario Sep. From May, we are family. Kasi kalamlang. Ang tataba ng utak niya. Niloko niyo. Sinang nilaka niya. Teka ha. From Maribes. Andres Bianson. Three letters. LOL. Three words. Laugh out loud. Hala. Ito si Betson. Eddie Miao nila. Bernardo Padilla Langiton Jr. Good afternoon. Sabi niya. Other joke message. Yung ba yun? Yung from, three words? Okay. Fefa Lukban, my three words. May kumita. Ganern. Ganern! Ay, bago tayo ano eh. Bago tayo magpaalam, Rica, pakikidalamhati po sa pagpanaw ng isang kapamilya. Si dating Secretary Ricardo Dong Puno. Siya po ay matagal na naging parte ng ABS-CBN at sa lahat po ng kanyang mga naiwan sa buhay, our deepest condolences and prayers. At dito po, nagtatapos ang isa na namang pasada sa Teleradyo. Ako po si Peter Musngi. Nakasama niyo rin po, Rica Lazo. Kami po ang inyong kapamilya sa ABS-CBN. Patuloy na maglilingkod sa Filipino. Saan man sa mundo, kapamilya, ingat. Stay safe po and good night. TV Patrol, susunod na. Mga balitang Hume Headline. Makinig sa mga panayam. Dahil ka na ang 5.6 GDP. Kinakalap ng mga patrol ng Pilipino mula Luzon. Ako po si Tony Velasquez. At ako si Johnson Marabat. Pinatrending ng netizen. Headline sa lagay ng panahon. Visayas. Sending me sa Visayas. Sa Mindanao. Yes, sa mga notisya sa Kinamindanao. Ibabalita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at subali na sa ABS-CBN News Viber Community. Sipag at tiyaga plus pagiging wise equals discarding walang kapare.